Magandang hapon po, Ma'am Marie Chris. Magandang hapon po. Ma'am, nasan po ba itong si Mr. ninyo, si Sir Joseph? Nasa Singapore po. Ah, so ngayon, nasa Singapore opo, siya. Opo. So, nung nanganak kayo, wala siya dito. Wala po. Ilang taon na po siyang nasa Singapore? Magto-3 years na po. Hindi pa siya umuwi? Bali po, umuwi po nung June po. Nitong June lang? Yes po. Okay. So, kailan mo nalaman, ma'am, na, or paano mo nalaman na meron siyang bagong, or siyang kabit, or meron siyang babae? Actually, na... Actually po, nung December po, pumunta po kami ng Singapore po. Kasi... Every December po, pumupunta po talaga okay. kami doon. Yung isa kong anak. Tapos, ano po, sabi po nung babae, nag-message po yun before pa po kami pumunta. Bali, tumawag po yun siya, pero hindi ko po nasagot. Mm-hmm. Pero nung pumunta, papunta pa lang po kami, sinabihan niya po ako na, ano daw po, may surprise daw po siya sa akin doon. Yung at, babae? Opo, at magkikita daw po kami. So wait, kilala niyo ba tong babae hindi na to? Hindi po, nag-message lang po sa akin bigla. Ah, nakuha lang niya yung FB mo siguro? Apo, messenger okay, po. Okay. Tapos? Nung minessage niya po ako, sinagot ko lang po siya na, sige po. Tapos, pero nung nandun na po kami, sinabihan niya po ako na magkita daw kami ng Saturday. Kaso lang po, nung Saturday na yun na January 3 po, is, pagpahinga lang po kami kasi January 4 po is, babalik na po kami ng Pilipinas. Hindi na po kami lumabas. Tapos sabi niya, gusto niya po kasi, ano daw po, ang... makipagkita sa akin. Bakit daw po ako nagtatago sa lungga? Sabi ko, hindi naman ako nagtatago. So, ikaw pa ang inaaway? Opo, parang ganun po. Pero tapos nung afternoon po, nung nakauwi na po kami ng Pilipinas, wala na pong ano, hindi na po siya nag... Wala na po siyang message, wala na din po akong ano sa kanya. Hindi ko, pero okay naman po kami ng husband ko noon. So wait, nung December, ma'am, when you received tong mga messages na to, kinonfront mo ba ang asawa mo na sino to? But randomly, biglang nagme-message sa'yo. Bali po noon, ma'am, hindi pa po. Hindi pa po. Pero nung nanganak na po ako, dun ko po siya kinonfront nung nasa ospital po ako. So nung Disyembre na yun, ma'am, buntis kayo? Hindi pa po. Hindi pa, okay. Po, January po. January kayo, po. Okay. Pero naulaman po namin, mga March na po. Okay. So, wait. So, noong December, walang nangyari. Nakauwi kayo ng Pilipinas, tumigil mag-text. Kailan yes, na po ulit nag-text sa inyo? Nag-send po ng picture nung July 29 po, after ko pong manganak. July 26 po is nanganak po ako. Okay. Sarian po ako. Tapos after nun, mga ilang araw lang po ako sa ospital. Nandun pa po ako sa ospital nun, nung nag-send po ng video. Ano po yung video na pinadala, ma'am? Yung video. Ay, yun yung, malasang video. Picture okay. Po. May picture din po na parang nakabuka kayong babae. Tapos yung husband ko po is may ginagawang... Opo. Okay, so grabe naman yan, ma'am. Kapapanganak nyo lang, yun ang pinadala sa inyo. Tapos yung baby po namin is premature pa po siya. Oo. Tapos may sakit po sa puso. Kaya nga po gusto po namin is mag-support po siya. Yun lang po hinihiling po namin sa kanya. Kaso pag nakikipagmatigasan po talaga siya sa amin. Pati yung sa amo ko po. Kasi Oo. Yung amo ko po, yun po talaga yung nagbabayad po ngayon. Kasi sobrang laki na po ng bill namin sa ospital, ma'am. Nasa 1 million na po plus. 1 million? Umabot. Grabe naman, ma'am. Saan po ba kayong ospital na ano? Cardinal po. Kasi yung okay. una po, kasi hindi, bali, nagka-problema lang po na may... kasi may sakit niya po. Wala pong umano sa aming ospital. Kasi nga po, wala pong gamit ng incubator po. Oo, may requirement po sa para sa anak nyo. Pero hindi, grabe naman itong asawa ninyo na, so kailan pa po siya hindi nagpo-susuporta sa inyo? Bali po, nung nanganak po ako, nagpadala po siya ng 40,000. Okay. Pero yun lang po. Tapos nung last na nagpadala po siya 30,000 lang po, yun daw po yung pamasahe ko po pag nangihingi po ako ng tulong sa DSWD, sa kung saan-saan. Naglalakad po ako lang po mag-isa. So from the moment na kayo po ay nanganak, aside from the 43,000 na binigay sa inyo, meron pa po bang ibang binigay yung asawa niya sa inyo? Yung 3,000 lang po, yung last na pero yun lang po. Pero wala, pag minsan po kasi pag nagpapadala siya, ma'am, 4,000, minsan dun lang po sa panganay ko kasi wala pa po yung wala pa po yung baby namin na ngayon. Nasa ospital pa rin po kasi. Okay, para po sa mga nanonood at nakikinig, may video, yung pinanood po yung video na pinadala kay Ma'am Marie Chris, hindi po talaga siya maaari. Pwede ba sa video, meron pang picture na nakahiga siya sa binti ng babae. Nakabuka ka si yung babae and then nakasalampak yung isang yon. And then, okay, mabilis lang. And then yung isa naman po, hindi na natin to pwedeng ipakita. Pero oo, kasi malaswa talaga. Inaano po ni Mr. ang ano po ng babae. But ang point ko doon, bakit ang
Diba? Bakit kailangan pang isend kay Mrs. Yun nga, diba? Tsaka bakit mas matapang pa yung babae kaysa dun sa asawa? Mm-hmm. Eh, kayo po ay kasal. Tama yes, po ako. Ilang taon po kayong kasal? 4 years po. Diba? 4 years silang kasal. Eh, kesyo nasa ibang bansa yan, ikasal pa rin naman sila sa Pilipinas. So, I don't get bakit ganun naman yung aksyon ng babae. Ikaw pa magmamatapang doon sa asawa. Nakapapanganak lang, diba? Parang, eh, paano kung may pinagdadaanan kayong postpartum depression? Totoo po yun, ano? Meron po talaga mga pinagdadaanan ganyan ng mga kapapanganak lang. So, ngayon, ma'am, na kinausap nyo ang mister ninyo, ano po ang huling sinabi sa inyo? Bali po, nung kinausap po namin siya, bali yung anak ko lang po, yung 8 years old ko lang po na anak ang kinausap po. Opo. Mm. Tapos yung 8 years old na anak ko po kasi is hindi po masyadong nakikipag-usap sa kanya kasi nga po naglalaro lang po yun ng iPad. Mm-mm. And then and sinabihan po yata niya ng bahala na kayo, sabang ganun, talk to your iPad. Yun po yata ang ano. Tapos eh yung bata po kasi parang tapos may pahabol pa po yata na bad words. Sir Freshan Galas, Freshan, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Oo. At ito, meron na naman kami ilalapit sa'yo, Freshan, ano, taga dyan sa Antipolo. At nais sana naming matulungan ninyo na ma-assess din si Ma'am Marie Chris kasi kapapanganak lang niya and she's undergoing this kind of pressure. Merong mental effects din sa kanya ito. Lalo na nakita niya yung mismong mister niya, no? Na ganun ang ginagawa with another woman. So, I'm sure merong epekto sa kanyang kalagayan nito, sa kanyang mental state. So, ano kaya ang maitutulong ng Antipolo City CSWDO para sa ating complainant ngayong araw? Pagdating po sa tulong, ma'am, definitely po ano po yung kailangan tulong po ni ma'am ay ating pong ibibigay. No? Number one po is kung decided po si ma'am kung ma-file po yung case, tutulong naman po tayo. Nandiyan lang po yung WCPD na makakatulong natin. Mm-mm. They could also refer sa PAW kung anong assistance. Ay kung kailangan pong i-file sa korte. Mm-mm. At mapatawag po, masumon po ang kanyang asawa at kung kailangan pong i-connect din with DMW, gagawin po natin yung tulong na kailangan. No po. Narinig ko rin po kanina, ma'am, na si ma'am ay merong pangangailangang medical pa rin po. Yes, oo. So, inabayaran, ano po. Umabot na daw ng 1 million eh. Yun nga, ma'am, hindi man po natin kakayanin yung buo. Mm-mm. But ang pwede po natin gawin ay una, tulong po financial. Mm-mm. Pangalawa po, ay may connect po sa lahat po ng ahensya ng gobyerno na mm-mm. maaari pa rin po makatulong sa ating pong kababayan. But definitely po, ang isa po ang i-assure natin, no, sabi nga po ni Mayor is kung ano po yung kaya nating iabot na tulong. Mm-mm. At gawin po nating instrumento yung ating opisina na maitap po sila sa iba't lahat po ng ahensya na makakadugtong pa po sa tulong na ibibigay ng siyudad. Yes, and that's good to know, no, Sir Freshan. Baka pwede nyo ding ma-include sa inyong intervention yung psychological assessment kay Ma'am Marie Chris kasi again, dalawa yung anak niya, siya lang mag-isa ngayon yung bumubuhay sa kanila dahil yung asawa allegedly cannot off na sila. So baka pwedeng yes, maisama niyo yun. Yes, ma'am. Kasama naman po yan, ma'am, pag nag-conduct po tayo ng assessment. Isa lang po sa tinitingnan natin yun, ma'am. Ano po, mahalaga lang po ay matugunan po natin yung mga pangailangan, lalong-lalo na po yung dalawang anak nila, ma'am. Sige po, sige po. Maraming salamat po, Sir Freshan Canlas. Ma'am, pasasamahan namin kayo sa CSWDO ng Antipolo no, para magawa po nila yung assessment, pati po sa mga anak ninyo at masabi nyo na po kung ano po yung mga ibang tulong pa bukod doon sa medical na sinasabi nyo, ma'am, na kailangan bayaran. Kung kailangan po ng assessment para makapag-file na po kayo ng case, pwede pong pumasok kasi yan sa VAW si ma'am eh. Okay. Dahil again, naapektuhan na po yung inyong psychological capacity, no, ma'am, or yung inyong pong mental state. So, maaari pong pumasok yan dyan at maaari nyo talagang kasuhan si mister. Okay. Bukod po dyan, ma'am, kausapin din natin yung taga-women's desk po, WCPD ng ating Antipolo City Police Station. Magandang hapon po, Police Lieutenant Divina Rafael. Good afternoon po, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, mailalapit lang sana kami sa inyo no, na baka maaari nyo pong matulungan. Kung maaari po ay matulungan si Ma'am Marie Chris Kiboy na makapagsampa po ng kaso laban po sa kanyang asawa, si Sir Joseph Kiboy. Ano po ang maaari nating gawin, ma'am? Yes, ma'am. Pasok po yan sa RA 9262. Yun po tinatawag nating emotional or psychological abuse, saka yes. po yung hindi pag-support. Mm-mm. Economic abuse po ang tawag dun, ma'am. Pwede Mm-mm. po yan. Then,
kung gusto niya, pati po yung sinasabing mistress nung asawa niya, mm-mm, pwede rin po natin kasuhan. Yes, okay. So lahat po ng ebidensya ninyo, Ma'am Marie Chris, lahat po nung kung may screenshot kayo, pati po yung mga videos na ipinakita ninyo, ipepresent po natin yan with Police Lieutenant Divina Rafael at tutulungan po nila tayo na makapagsampa po kayo ng reklamo with the courts. Okay? Okay. Police Lieutenant Rafael, maaari naman po kaming pumunta dyan anytime, ano? Tama ba? Yes, ma'am. Okay. 24 hours po. Bukas ang Antipolo City Police Station po, ma'am. Ayan. Good to know. 24 hours bukas ang ating WCPD dyan sa Antipolo. At kung yes, meron ma'am pong mga manais pa magreklamo, no, kung ganito rin po ang inyong nararanasan, nandyan po ang ating Antipolo City Police Station para po tumulong sa inyo. Tama ba? Yes po. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Police Lieutenant Divina Rafael. Siya po ang Chief ng yes, WCPD Antipolo City Police Station. Po. Salamat po. Salamat po at magandang hapon, ma'am. Ma'am Marie Chris, kayo po, kakampi nyo naman po ang batas pagdating dito. Kayo po ay may karapatan. Legal po kayong asawa. Okay. Kung ano po yung mga pangangailangan ninyo, dapat po punan po yan ng inyong asawa dahil may sinumpaan po siya, hindi lamang po sa Panginoon, pati po sa batas. Ano? So bilang asawa po, kung ano po yung mga karapatan ng inyong anak at pati po kayo, tutulungan po namin kayo na makuha niya yan. Okay? Salamat po, ma'am, at thank magandang po hapon po. Thank you.